So ito good news. Trinay ko yung employment. Magpapakasakali, hindi na naman ako eh. So kung may empleyado rito, try natin na makukuha ko yung pangarap sa pagitan ng empleyado. Sabihin na lang natin kumikita ako 30,000. Ako na yung ginagamit ko para at least hindi kayo masyadong masaktan. Ha? Ako na, di ba rin? Matagal ako nasasaktan eh. Ayan. So magaling po yung isis ko sa budgeting. So nagkaroon po kami ng opportunity that 20,000 ng expenses, may savings ako na 10,000 kada buwan. So yung 10,000 kada buwan, yung gamitin ko para makuha ko po yung aking pangarap. So engineer ako, madali lang mag-communication, ituturo ko na lang sa inyo. Na ang 10,000 kada buwan, yan po ay 120,000 sa loob ng isang taon. Tama po ba yung computation ko? Yes! So kaya lang, nung time na yan, ako po ay 30 years old. So we start dreaming at dito po, natry ko makapag-save. Kung may 10,000 kada buwan, that is 1.2 million in 10 years, kaya lang, 40 years old na ako, right? So hindi mo na ako bibili ng kotse, hindi mo na ako bibili ng bahay. Bakit? Yan time na yan, nagka-college na yung anak ko yan eh. Tama po? So we focus para makapag-aral sila. Masipag ako, tama? Anak ako na mahirap eh. Another 10 years, it's only 2.4 million. Pero another 10 years, ilang taon na po ako? 50 years old. 50 years old na po ako. Hindi po na ako bibili ng bahay ko kasi nag-aaral na ng kolehiyo yung mga anak ko. Tama po? So, pero hindi ko pa nakukuha yung pangarap ko. Another 10 years, 3.6 million in 30 years, 60 years old na po ako. Kalahati ng pangarap nakuha ko pero hindi pa ako bibili ng kotse bahay kasi nag-aaral pa yung mga anak ko. Pero malamang, okay? Another 1.2 million, 40 years, 4.8 million. Pwede na ako bumili ng bahay dyan. Okay? Then alam niyo po, bilisan na natin, a total of 60 years. Ang gagawin kong pag-ipon para makuha ko yung pangarap ko na 7.2 million. Tama po ba yung computation? Yes! Tama siya. Umiyak ako dyan. Bakit ako umiyak? Simple lang po. Kasi baka hindi ko makuha eh. Kasi 60 plus 30, 90 years old na ako eh. Tama ba? So baka mauna akong kunin eh, bago yung pangarap. Pwede pa possible eh, tama possible? Malamang, totoo yun, reality. Eh, umisi na buhay ng tao ngayon, pag gayon ng Arab, hindi na dapat ganyan katagal. Tama ba? Hindi po, kaya ako umiyak, simply because, yung tao na ginagamit sa example, eh may 10,000 na ipon kada buwan. Eh 2,000 natitira sa sahod ko. So wala akong karapatang mangarap.